listening to a message from Victory Fort Bonifacio. Get the latest updates by visiting victoryfort.org or like us on facebook.com/victoryfort. This week po, nasa serye tayong pinamagatang Promise Fulfilled. And basically, this series is about a study of Bible characters in the Bible wherein after they received the promise fulfilled, okay, after the fulfillment of the promise, ang nangyari po na, kumbaga, they can't help themselves but to sing or, kumbaga, to say something that is so great about God. So, yun yung series natin. And, you know, this week, it's kind of very interesting, very hectic week for us here, pastors. And for me personally, last Wednesday, I needed to be in Bataan, okay? Anong meron sa Bataan? I officiated a memorial service. So one of our church members here, especially sa 3 p.m., yung mom niya, went to be with the Lord. So on the way to Bataan, so if you're from Bataan, from Manila, imagine this, yung traffic sa EDSA pa lang, isang oras, tapos pagdating naman sa NLEX, walang traffic na. Pero here's what happened. So, pagdating namin sa NLEX, pagpasok, sabi ko, finally, makakapag-ano na tayo, makakapag-mabilis na. For some reason, yung dinadrive naming sasakyan, yung hiniram kong sasakyan, okay, yung temperature niya, habang umaandar kami, yung sabay ng bilis ng speed, yun din yung sabay ng speed ng pag-init ng temperature. So imagine the tension, okay? So you're driving, in your mind, you're 3 hours away dun sa destination mo, wala ka pa lang, nagsisimula ka pa lang sa NLEX, mag-overheat yung sasakyan mo. Alam mo yung feeling na, ano ba mangyayari dito? Kasi alam mo yun, yung sasabog ba to? Or ganyan. So we ended up staying at this gasoline station. So tinawagan ko yung may-ari, bro, may problema ata yung kotse mo. Nag-overheat siya, okay? Tapos sabi niya sa akin ganito, hindi pwedeng magkaroon ng problema yan. Okay, kasi kakapagawa ko pa lang yan. Imposible yan kasi kaka-overheat ko lang, so kakadala ko lang sa talyer, napagawa na yan. So in my mind, teka lang, dinadrive ko to, wala ka dito, pero ikaw yung may-ari, alam mo to, kilala mo to. So parang, you know, the tension in my mind, would I believe you? Pero here's the reality, I'm driving your car and it's overheating. So for some reason, I just asked this, yung mechanic ko doon sa gasoline station, sir, pwede bang pakicheck? Ano bang nangyari dito? Wala bang tubig? And all that. So nung tinignan niya, what's interesting, okay naman, may tubig, yung fan, umaandar. Tapos, basta sir, subukan nyo lang, magagabi naman na, di ba? So, basta malamig naman, basta bilisan nyo lang yung andar nyo. Okay? Basta wag kayong matatraffic, okay? Basta umaandar ka, hindi mag-overheat yan. So, if you were in my situation, what you will do? Ano kaya yung gagawin mo? Kasi in my mind, I was battling, uwi na lang kaya ako, tawagan ko na lang yung pastor dun sa Bataan, pwede namang sinalang, bakit kailangan pa ako, di ba? Parang, for sure, the church member would understand, di ba? Parang from Manila with all the traffic. Pero sabi ng mga kasama ko yan, yung music team natin, tsaka yung wife ko, hindi, we're there, okay? We wanna serve our church member. So ito yung nangyari. So on the way, alam mo yung may mga ganyang scenario, bigla kang naboborn again, bigla ulit. Alam mo yung nagdadrive ka, tapos pray ka lang, Lord, tapos papatugtog ka ngayon ng kanta, Lord, we worship you, hindi kami mag-overheat. So along the way, for some reason, hindi na kami nag-overheat. We were wondering, papunta doon, pagdating doon, hindi nag-overheat. Pagbalik dito, alam mo yun, alauna na ata kami nakabalik ng EDSA, traffic pa rin sa EDSA, okay, hindi nag-overheat. It's weird, right? Parang nung una biglang ganun, biglang sobrang init. As in, may witness po ako, ha? Hindi ako nagagawa ng story, okay? And along the way, here's what I'm thinking. Alam mo yun, as much as I want to believe the guy who owns the car na okay naman siya, the reality is this, because I was the one who's driving the car and na-experience ko yung nangyari sa kotse, may doubt tuloy ako sa kotse. So isipin ko, kung ibebenta sa akin tong car na to, ayoko nito. And when I think about this story, you know, sometimes, it's the same how we relate with God. Sometimes, may mga promises tayong pinangahawakan sa Panginoon na sinabi na sa atin ng Panginoon na pinanghawakan mo siya, naniwala ka, pinag-prayer and fasting mo, pero pag tinanong kita ngayon, nakalimutan mo na. Hindi mo na naaalala. Bakit? Kasi hindi nasagot yung prayer mo.
Kumbaga inisip mo, imposible ata mangyari ito. So ang nangyari, when you were starting praying for this something, this miracle, this provision, this healing, you were in faith. Pero along the way, because of the present reality of your situation, ang nangyari is, nag-doubt na tayo. Ay, mukhang hindi na ata mangyayari yan. Siguro, hindi yan will ni Lord para sa atin. Now, here's the thing. Meron po ba kayong nakalimutan mo na yung prayer mo? Pero ngayon, yung parang feeling mong sasagutin na ni God yung prayer mo for some reason, parang hindi ka makapaniwala na parang, ah, totoo ba na si Lord to? Parang it's too good to be true. Now, here's my question. So, how would you respond when God answers it? Yung mga prayers na nakalimutan natin. Ayan yung pag-uusapan natin ngayon kasi pag-uusapan natin si Zechariah. Okay, or papaikling ko na lang si Zech or Zach. Okay, kasi medyo mahaba, di ba? So yung kanta niya, yung Benedictus is a Latin word for blessed. Okay? What's interesting with this story, parang bago natin ma-appreciate yung kanta na ginawa niya, si Zechariah po, isa po siyang priest. So imagine in our time today, he's like a full-time staff in the church. He's a pastor. Meron siyang asawa, ang pangalan is Elizabeth. Okay? And during their time, for you to serve in the temple of God, meron silang tinatawag na draw lots. Okay? This is a Jewish practice. Magbubundutan sila. Meron kasing hundreds of priests, and once a year, meron ka lang once in a lifetime opportunity para makapagsilbi sa Panginoon. So imagine. Now what happened, si Zechariah or si Zach, nabunot siya. So here's the situation. Meron siyang opportunity ngayon to serve the Lord. Now in verse 13 of chapter 1 of Luke, sabi dyan, but the angel said to him, do not be afraid. I like this. Why? Many times when we think of angels, it's the cute little baby na naka-pampers, na may pana, di ba? Na may maliit na pakpak, di ba? Kaya nga pag may baby ka, ay, ang cute naman, parang angel. Pangalanan natin ng angel. But did you know that in the Bible, okay, pag describe po yung angel, it's something huge, something big, yung wings nila. That's why every time the angel would show themselves to the people of God, it's either it's a message of judgment or a good news. Now, in this story, sabi niya, do not be afraid. So, ibig sabihin, nakakatakot talaga pag nakakita ka ng anghel. Nakakita ka na ba ng anghel? Tingin ka sa kanan mo. Yan, okay, mukha mang angel, okay? Sabi diyan, for your prayers has been heard. And your wife, Elizabeth, will bear you a son, and you shall call his name John. Wait. I want to give you a context. Si Zach, okay, or si Zechariah, but we need to understand, antagal nilang pinag-pray to. The Bible says they were advanced in years. So during this time, if I may say this, si Zechariah po, tsaka si Elizabeth, kumbaga ano na sila, tinatawag natin golden heart, okay? So kumbaga, nasa season na po sila na imposible na magkaanak, okay? As in, meron na silang card, discount card, yun na lang, okay? So pag kumain sila, may discount. Pag bumili sila, may discount. Okay? Now, here's an angel telling them, your prayers has been heard. If you were Zechariah during that time, teka lang, parang Boma Labs ata to. Nakalimutan ko na nga tong prayer na to eh. Parang hindi na nga namin pinagpe-pray to eh. Actually ngayon, I'm just here to serve. Then suddenly, you're gonna tell me na sinagot mo yung prayer ko. So if you were Zach, okay, ano yung sasabihin mo? I like yung nangyari dito. Sabi niya, and Zechariah said to the angel, how shall I know this? For I am old man and my wife is advanced in years. So siguro so sinasabi ni Zach to, di ba? Parang, paano mangyayari to eh? Medyo damatans na ako. Siguro nung bagong kasal sila, nag-try sila, and in Jewish culture, yung kinakasal po, it's 14, 15, 16 years old. So, ganun sila kabata. So, siguro nung mga time na yon nung bata-bata pa sila, nag-try sila. Ini-imagine ko, one time siguro, na-delay si Elizabeth, tapos sinabi niya sa kay Zach, ay, medyo na-delay ako ngayon. Pwede bang bumili ka ng PT dyan sa Mercury Drug, dyan sa Israel? Wow, meron sila Mercury Drug. So, ito siguro ngayon si Zach, nagpunta siya sa Mercury Drug. Pabili nga pong PT sa first try, syempre, dahil ano, gawin mo ng tatlo kasi baka sumablay, di ba? So, bumili siya ng tatlo, pinatry niya ngayon kay Elizabeth.
For some reason, nung nag-test sila, negative. So inisip niya, ay, siguro baka nagkamali lang. Wait lang tayo. And then a few weeks later, eto na, biglang dinatnan na ulit si Elizabeth. So imagine, year after year, they were trying. Imagine the struggle. And maybe for some of you here, may kakilala kang ganun. Or maybe ikaw pinagdadaanan mo yun. Na alam mo yun na parang every time your wife will get delayed, you were hoping that she is pregnant. But what happened in this verse, si Zach, he settled to this reality na hindi na ata yata ako magkakaanak. Kasi matanda na ako. Barren kami. So parang malabo tong sinasabi ng anghel na to. And when I think about that, sometimes it can happen to us that instead of believing God, we are doubting Him. You know why? Because we doubt because the voice of our limitation is sometimes louder than the voice of God. Hello, meron ng anghel sa tapat ni Zachariah. It's an angel of the Lord. Imagine this, nasa kwarto ka, nagpe-pray ka, sabihin, gagaling ka, magpo-provide ako sa iyo, magkakaanak ka na, mare-restore yung relationship mo, yung asawa mo na tinakbuhan ka, babalik. And now you're thinking, teka lang, ang labo, alam mo ba yung sitwasyon ko ngayon, yung present situation ko ngayon, baon ako sa utang, sinabi sa akin ng doktor, hindi ako magkaka-baby, yung asawa ko nasa ibang bansa na, hindi ko alam kung babalik pa siya, may kinakasama na siya doon. And sometimes we succumb to that idea na mas pinapaniwalaan natin yung sinasabi na pinagdadaanan natin kaysa dun sa sinasabi ng Panginoon. Kaya ngayon, imbis na magkaroon tayo ng faith, okay, yung voice ng limitation natin, it somehow silences our faith. But let's continue. Sabi dito in verse 19, "And the angel answered him, 'I am Gabriel.'" So nagpakilala pa yung angel. Ay mo maniwala, ah. Ako si Gabriel, okay? "I stand in the presence of God and I was sent to speak to you and to bring you this good news." Imagine the favor and the blessing and the grace of God to Zach. Imagine this. Even though he was doubting, the angel was assuring him, "This is a good news. God sent me to tell you that you're gonna have a baby." Now in verse 20, "And behold," I like this, "you will be silent and unable to speak until the day that these things take place." So what happens is this, because he was doubting, he was silent. Sabi dyan, or sinilence siya, or sinilence, that these things to take place because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time. But I like what the verse is telling us, that even though Zach was doubting the word of God, the promise is still there. Na in due time, in this time that's waiting for you, it's gonna be fulfilled. What's the point? The point is this, that God can work beyond our doubts to fulfill His promise. Aren't you glad na yung Diyos natin, na nagmahal sa atin, na nag-rescue sa atin, na kahit minsan nagda-doubt tayo, hindi tayo naniniwala sa mga sinasabi niya, He's not limited, He's not bound by our doubts. That even though we are doubting today, because He promised something great for you, good for you, then He can fulfill and He will fulfill His promise. That even though we are faithless, He remains faithful. And when I think about this point, you know, I'm reminded of this story. Si Pastor Jeremir. Okay, si Pastor Jeremir ay, nakilala ko po siya. Estudyante pa lang ako, okay? He used to be a pastor here, a staff here in Victory Fort. So, hindi ko siya makakalimutan kasi nung nagbi-Victory Weekend ako, okay? So, siya po yung part ng music team. So, he's one of our pastors now in Victory, Santa Rosa. So, 2008, he got married dun sa wife niya kay Vanjie, okay? Of course, ikaw, nagbubuo ka ng pamilya, one of the blessing that you would want to receive from the Lord is a baby. So, 2008, they got married. So, since then, they were trying to have a baby. Now, here's what happened po.
2008, 2009, 2010, walang nangyayari. And then one day, they decided to talk to a doctor, nagpa-check up sila. And you know, minsan yung mga doktor, medyo blunt talaga sila, di ba? Parang hindi ka man lang isa sandwich approach, di ba? Na parang, alam nyo po, sir, ma'am, I hate to say this, pero parehas po kayong infertile. Ibig sabihin, lalaki, babae, you're not producing the cell that would make a baby. Now imagine with me, ikaw, you would wanna raise the next generation, it's a blessing. Actually, sa Bible po, sa time nila, yung anak, it's a sign of the blessing of the Lord. Pag wala kang anak, they would think you're cursed. There's a sin. So, yun yung sitwasyon nila. For 6 years, they were trying. Now, here's what happened. 2015, okay, nabuntis po si Vanjie. Now, imagine, even the doctors said, that's impossible for you to have a baby. But because they were in faith, they were believing na nothing is impossible with the Lord. So, nung 2015, here's the picture. Nabuntis sila. Nabuntis yung asawa, okay? Sinacheck ko lang kung nakikinig kayo, okay? Now, here's my question. Ano yung mga limitation ng buhay mo ngayon na parang feeling mo wala ng pag-asa? Ano yung mga sinabi sa'yo ng tao na hindi imposible yan? Na sinabi na kahit science nagsabi na hindi mangyayari yan. Hindi pwede mangyayari yan. It would take you a miracle for that to happen. Is it your health? Is it relationship? Is it about finances? You see, God can work even beyond our doubts to fulfill His promise. That's why that's the great God that we're serving here. Now let's continue on the story. Ito na yung nangyari, di ba? Si Zachariah, nag-doubt siya. Tawid tayo ngayon dun sa fulfillment ng promise. In verse 63 of Luke 1, sabi diyan, and he asked for a writing tablet and wrote, his name is John. Dun sa few verses na binasa natin kanina, nung nagpakita yung angel, sabi magkaka-baby sila. Dapat ang pangalan, John. Now, ang nangyayari dito, sa time kasi nila, okay, sinasabi ng mga kamag-anak at kapitbahay, dapat pangalanan mo na Zachariah Jr. It's part of the tradition. Why? Because they were under a Levite's, kumbaga lineage. So para maalam yung pangalan, okay? Pero dito, sinasabi na he wrote the name John. Basically, what happened here is this, he obeyed what God commanded him. Now, imagine with me. Para mangyari to, it took him 9 months, okay, of waiting. At pipe siya. Hindi siya nakakapagsalita. So, ini-imagine ko si Zachariah, pipe siya, di ba? No offense, okay? I'm just trying to imagine. Siguro nung nakikita niyang lumalaki na yung tiyan ng wife niya, he was saying, oh, 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 oh! Nagkakababy na, di ba? So, parang in his mind, in those times wherein he was waiting and he was silent because he doubted God, I believe it was a great opportunity for him to ponder upon the Word of God. It was a great opportunity for him to be silent before the Lord. It was a great opportunity for him to think, to process kung ano yung sinabi ng angel sa kanya. So, hindi siya pwede makapagsalita. Bakit? Siguro baka kung ano pa yung masabi niya, ano pa yung makwento niya, ano pa yung mga curses na masabi niya. That's why when I think about this, sometimes God would silence us so that we can hear more of Him. Kasi minsan pag nagpe-pray tayo, tayo yung daldal ng daldal, di ba? Lord, gusto ko na ito, 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 ito. But when was the last time we prayed to the Lord and just listened to Him? And don't get me wrong, baka iniisip nyo, nakita ko biglang nagting, anong ibig sabihin nun, pastor? May anghel din na bababasa kwarto namin, tapos magsasalita, behold, I'm the angel of the Lord. Hindi. When was the last time you just meditate and ponder upon the Word of God? Yung nagbasa ka lang, yung hindi yung eisegesis na, Lord, give me a word. This is the day wherein you're gonna bless me. Tapos nabasa mo, Judas hung himself.
patay. Diba? When was the last time you just read a story in the Bible and then you quiet yourself before the Lord and then ask God for a revelation? When I think about that, yun yung nangyari kay Zechariah. Yung 9 months na yun, he was waiting and praying and was silent before the Lord. And here's what happened. And they all wondered, and immediately his mouth was opened and his tongue loosed and he spoke, blessing God. I like this. Obedience reaps God's blessing. When he obeyed the Lord, then suddenly things change. Why? You know, obedience puts us in the position where God calls us. And the calling of God is the place where God will provide for you. Many times kasi, gusto natin yung blessing ni Lord, pero ayaw natin mag-obey. Pero paano yun? Diba, sasabihin ni Lord sa'yo, ibibless ko yung business mo. Eh, ang gusto ni Lord sa'yo, hindi, dapat matuto kang magbayad ng tax. Matuto kang mag-tithes. Hello? Paano ibibless ni Lord yun? Eh, mas marunong ka pa kay Lord. Now, let's continue in the story. Sabi dyan, diba, immediately his mouth was open. So, ito na ngayon yung kanta. Ang haba ng intro natin sa kanta, diba? Para lang makita natin yung context. And his father, Zechariah, was filled with the Holy Spirit and prophesied, saying, "Blessed be the Lord, God of Israel, for he has visited and redeemed his people." I like this. The first word na lumabas sa bibig ni Zach is blessed, which means sa Latin, benedictus. It's a praise. It's a worship unto the Lord, saying, "Iba ka! Ang galing mo, Lord." And what's interesting, sabi dyan, "For he has visited and redeemed his people." What does that mean? Yung idea ng visit dyan, sino sa inyo mahilig po kayo nagpapapunta sa bahay? May mga bisita? Ako medyo mahilig po akong ganon. So kami ng wife ko, medyo ayaw niya. So pag may bibisita sa amin, bakit siya pupunta? Anong purpose ng pagpunta niya? Hindi, wala lang, tatambay lang. Di ba, may mga ganon po ba sa inyo? You see, what we need to understand is, yung idea po na sinasabi dyan ni Zechariah na he has visited, it's the coming of the Messiah. It's the coming of Christ. That's why we celebrate Christmas. And yung pag-visit, hindi yan yung walang purpose. May purpose po ang pagpunta ng Panginoon. Sabi dyan, he has visited and what? He has visited and what? Redeemed. Imagine this. Kung naaalala niyo yung series natin ng Remember This, yung Malakay natin, the last book of the last, dun sa Old Testament, and the last word nung book na yon was about curse or destruction. Sabi, di ba, may papadala ako sa'yo, tapos yung last word was curse and destruction. But when Christ came here to visit you and me, ang ginawa niya po is to redeem His people. He did not judge you and me. He did not curse you and me. He did not send us to eternal damnation. But instead, He redeemed you and me. And that is the essence of Christmas. And we all know this, that the reason for this season is Jesus. Pero dito po makikita natin, from the place of doubt, there was a transition to a place of faith. Pero isipin po natin, paano nasabi ni Zechariah yung "Blessed be the Lord, God of Israel"? I believe the key there is he was filled with the Holy Spirit. That's why my question for us is this. If we want to overcome our doubts and continue to live a life that honors God and embraces His promises, my question is this. Are we filled with God's Spirit or filled with life's doubts? Tanungin po natin yung puso natin, yung sarili natin. Puno ba tayo ng presensya ng Panginoon? O puno tayo, lagi nating iniisip yung mga concern natin sa buhay? You know, what's interesting as Christians, we believe the right things, but we meditate the wrong things. Alam natin yung sinasabi ng Bible, pero iniisip natin, problema, utang, concern, hala, ano mangyayari dito, di ba? Minsan, may kakilala kayong negatron na, puro negative na lang.
You know why? Here's my question. Since we're talking about songs, ano yung playlist mo ngayon? Tingnan mo yung Spotify mo, kung may nag-Spotify dito, yung mga singles natin. Ano yung lagi mong pinakikinggan? Diba? Pag nagro-road trip ka, ah, kawawa, Pasko na, sinta ko, hanap-hanap kita, diba? Or ano yung playlist mo? Hindi lang yun. Sino yung mga taong lagi mong kasama? Ano yung lagi niyong pinag-uusapan? Pag nakita ko yun, ay, kawawa talaga ako. Uy, kawawa ka, parehas tayong kawawa. Nagpipiti party na kayo. Diba tara, piti party tayo dito. Hi, sayo natin, piti tayo. Hello. You see, the Bible says, out of the overflow of the heart, the mouth speaks. So kung ano yung nasa puso mo, kung punong-puno ka ng doubts, punong-puno ka ng mga concern mo sa problema mo, eh wag ka nang magtaka, bakit hirap ka mag-worship? You know, when we started this year, we started strong because we prayed and fasted. Kung hindi mo pa na-experience yun, you know, next year, January, magpe-prayer and fasting tayo. Ang nakakatuwa, pag prayer and fasting yung mga tao, lahat expectant pag nakausap mo, uy, kamusta ka? You know, I'm on fire. I'm excited to be with the Lord. Kasi nag-fasting eh. Pero after 2 months, 3 months, pag kinamusta mo, uy, how are you? Ah, you know, medyo dry ako ngayon. Parang, for some reason, di ko alam, di ko maramdaman si Lord. Sometimes kasi we're excited with this idea that we're gonna seek God, we're gonna be filled with the Holy Spirit, pero along the way, we miss out that it should be a lifestyle. It should be something na continuous mong ginagawa. That's why we encourage you to have your own Bible, to memorize the verses in the Bible, because we want to be soaked in God's presence and in His Word. So again, my question is this. Are we filled with God's Spirit or filled with life's doubts? Tuloy po natin. In verse 69, sabi niya, and has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant, David. Ano ibig sabihin nito? You know, during their time, horn is a sign of strength and courage. So I like this. Ang promise na nareceive ni Zechariah is magkakaroon siya ng baby. So nung lumabas yung baby, pwede naman maging selfish siya na, ay, thank you, Lord. Napakabuti mo sa akin. Ang cute-cute ng baby ko. Yun naman dapat yung pwede niyang ikanta, di ba? Yun yung pwede niyang i-prophesy. But he started prophesying about the grandeur plan of God. The redemptive plan of God. You know why? Because I realized that every answered prayer that we will receive is connected to the great plan of God. Could it be that the prayers that we're asking God, hindi pa natatanong because maybe it's not according to His will. Diba sabi nga, all things we can ask God, pero according to His will. That's why when Zach received John, which means, ang ibig sabihin ng name na John is grace, instead of saying, ay, ang bait mo si Lord para sa akin, he wasn't self-centered. He was God-centered and he saw the grandeur plan of God. He saw the redemptive plan of God that from the very beginning, the heart of God was to rescue you and me. That's why in the next verse, sabi niya, as he spoke by the mouth of his holy prophets from the old. So ngayon, he was reminded by the word. Kasi bakit anong nangyari? 400 years of silence from Malachi to the New Testament. So at first, when the angel visit, he was in doubt. Now, in the fulfillment of promise, he was now in faith. And he was reminded by the word of God na, oo nga, from the very beginning, ito na yung plano. That we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us. I like this. Ano bang nangyari sa mga Israelites? Nagpasa-pasa sila from the Babylonians. Ito yung mga nanakop sa kanila. And even up to this time, they were under King Herod. Pero what Zechariah was professing, tapos na. Ligtas na tayo. Magiging masaya na ang buhay natin. You know, going back to this story, si Jeremy and Vanjie. Di ba sabi ko, nabuntis sila, di ba? Ay, sila na naman. Si Vanjie, okay. Hindi naman mukhang buntis si Pastor Jeremy. What's happening po is this. So, nung nabuntis sila, on the fourth month of their pregnancy,
Sila talaga yun. Nabuntis si Vanjie. On the fourth month of their pregnancy, nagkaroon po ng complication. So they had a miscarriage. So nalaglag yung baby. So kinailangan nila magpunta sa OB and all. So imagine the emotions that they were going through. And actually, when I was talking to him, I can't help myself but really, you know, feel the pain that they went through. It took them 6 to 7 years of trying, nabuntis, tapos suddenly, they would experience a miscarriage. And imagine, if you were in their situation, ano po kaya mararamdaman natin? For sure, lies of the enemies. Papasok sa isip natin na, totoo bang may Diyos? Bakit ganito yung Diyos? Parang unfair naman, parang ang daya naman niya, parang ano ba siya, kill trip ba siya, di ba? Alam mo yun, yung bibigyan ka ng baby, tapos biglang kukunin niya. And it's hard to understand, right? Na parang questions after questions were, alam mo yun, yung nasa isip nila. But I like what he said when I was talking to him. You know, when it comes to God, sometimes, or actually most of the times, we cannot understand Him. But I believe we are called to have faith in Him who knows everything. Hindi man natin alam yung nangyayari at hindi man lang natin maunawaan yung nangyayari. But one thing is for sure, we live by faith and not by sight. I'd rather put my faith on God who's sovereign and who knows everything and alam niya yung pinagdadaanan. And we're about to end. I'd like to call our keyboardist. That's why in verse 72, sabi dito, to show the mercy promised to our fathers and to remember His holy covenant, the oath that He swore to our father Abraham to grant us. I like this. He was highlighting the very nature of this God that he was serving. That the God that he was serving, He is a merciful God. And sabi dyan, who remember His holy covenant. You know what covenant is? I believe we all know what covenant is. It speaks of God's commitment to you and to me. That even though lumayo tayo, umalis tayo, magrebelde tayo, gumawa tayo ng kasalanan, mag-doubt tayo, itakwil natin siya, God is always there for you. He's committed for you. That from the very beginning, many times, the Israelites were rebelling against God. But because He remembered His holy covenant, it's according to His holy nature. That's why it all happened. So my next question is this. Are we reminded of God's promises or reminded of life's past? What do I mean by that? Zechariah, he started being reminded of the promises of God. Sabi niya, oo nga no. Sa simula pa lang, nag-make na ng covenant ang Panginoon. Pero dahil sa present situation niya, mas pinili niyang balikan na, hindi, barren eh, ang hirap. Pero nung natanggap niya yung promise, he was declaring the promises of God. And when I think about this, I believe it's real for us. Just like Jeremiah and Vanjie, sometimes parang andyan yung promise eh. Alam niyo yung mga prayer natin na, eto na yata eh. Eto na, eto na. Eto na, marireceive ko na yung provision. Eto na, magkakababy na kami. Eto na, marireceive ko na yung pinagpe-pray ko na healing. Pero kung kabaliktaran ang nangyari, ang tendency natin, we are condemning ourselves. Ano bang nagawa ko? Ano bang pagkukulang ko? Dahil ba sa kasalanan ko na nagawa ko, kaya ngayon pinaparusahan ako ng Panginoon? Do I deserve this? Yun yung iniisip natin ngayon. Now, ang tendency ngayon natin is, kung ginawa ko lang siguro to. Kasi yun din yung mga lie.
kila Jeremiah, siguro dapat nag-bed rest ka, iningatan natin. Siguro hindi mangyayari ito. But let me tell you this, he who began a good work in you will bring it to completion. Nagsimula na po yung Panginoon sa atin. At siya rin po yung tatapos noon. So going back to their story, you know, the following year after dun sa miscarriage, si Jeremiah, he was decided na siguro yung will ni Lord sa atin ay iba. Mag-adopt na lang tayo ng baby. So they started praying and praying and praying. So convinced na siya na let's just adopt a baby. I think it's very biblical naman that even us, di ba, we're adopted by God. And it's a very special calling. But you know what's interesting? That same year when they decided na sige, mag-a-adopt din tayo, they got pregnant again. And actually, here's a picture of their family. Malaki na yung baby nila. Yung 2008, now 2017, those 9 years of journey of faith, it wasn't easy for them. There were a lot of tears, pains, moments wherein you would question God, you would ask God, na bakit ako? But now, we're praising God, seeing this, ang galing. But here's the thing, you know, sometimes every time we would hear testimonies and stories, ang sinasabi, eh siya yun eh. Eh sa kanya lang yun eh. Eh kasi pastor siya. Siguro mas magaling siya mag-pray. Kaya ang thinking natin, baka hindi mangyayari sa akin yan. You know what? I'm gonna challenge each one of you. Maybe konti tayo ngayon, pero wait lang, tatandaan ko yung mga mukha nyo. I'm serious. I believe each one of us here, we have a story to tell. Kung wala pa yung story mo, kung hindi pa tapos yung story mo, I believe one day, lalapit ka sa akin, Pastor, yung sinasabi mo na story, ito yon. Yung sinasabi mo na healing, ito yon. Yung sinasabi mo na provision, ito yon. Yung baby na pinagpe-pray ko, ito yon. Nangyari na, naniniwala ako na hindi pa tapos si Lord sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng katabi mo, because He is just starting. He is just starting. Hanggat humihinga ka, hanggat buhay ka, every morning, the Bible says, His mercies, they are all new. So I'm gonna challenge each one of you. Think of this impossible situation na meron ko ngayon. This Christmas, it might not happen. It's okay. Next week, it might not happen. Next year, hindi man siya mangyari. The following year, hindi man siya mangyari. Pero naniniwala ako, darating ang time, you would say, Blessed be the Lord God of Israel, because He is a faithful God. Can we all stand as we end in prayer? With all heads bowed and eyes closed, I'd like to pray for all of us here. Actually, I want to declare a prayer of breakthrough. We started the year believing God for a breakthrough, and now, itong 2017, it's almost done. Ilang araw na lang, and you're still waiting. Bakit? Parang hindi it best tong year na to. I'm gonna tell you this. Hanggat meron pang araw, hindi pa tapos si Lord sa iyo. That's why if that is you, you're believing God for a breakthrough. You're holding on to His promise. Maybe it's a breakthrough in your finances na gusto mo mabayaran na lahat ng utang mo. Maybe you're believing God for a breakthrough in your relationship. Maybe a breakthrough sa health mo na you would be cancer-free or magiging free ka sa any form of sakit. Can you raise your hand so I can pray for you? If that is you, yes. You see, Lord, you see the hands of these people. Lord, I pray in the name of Jesus, Lord. I thank you because you're the God who is faithful, Lord. He keeps His covenant with us, who keeps His promises, Lord, with us. So I pray, Lord, for your people and even me, Lord. We are right here, right now, standing in your presence, Lord, acknowledging, Lord, that you are for us, Lord. Therefore, nothing can stand against us, Lord. And even right now, Lord, we are surrendering everything to you. Lord, we choose to trust you, to put our faith in you alone, knowing, Lord, that you're God who can turn our situation, Lord,
from mourning into dancing, Lord, from sadness into joy, Lord. So I pray, God, for a spirit of faith to rise up, Lord. That every day, Lord, instead of declaring doubt, Lord, our concerns, Lord, we would declare your faithfulness. We would declare your power because we believe that in the name of Jesus, there is power, Lord. So right now, God, in the name of Jesus, Lord, I bless your people, Lord. I thank you, God, because they themselves, Lord, they will have a personal testimony of your greatness, of your goodness. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.